Hi, good afternoon. Nandito ulit ako, si Jean. At welcome ulit to the Blue Room. So, magandang hapon sa inyo. So, nandito na naman. At ito ay isang special request mula sa aking mga kaibigan sa ACTS o Anti-Chanero Terror Squad. So, ano nga ba ito? So, ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa isang namang bagong modus operandi ng iba nating mga kaibigang cosplayers na naging mga chanero. So, ngayon, ang ating tatalakayan ay tungkol sa mga tinatawag na photographer slash chanero or photo chanero. So, ano ba itong mga photo chaneros na ito? Napansin ko na dumarami ang mga cosplay photographers ngayon. Maraming dahilan yan. So, either dahil sa sumisikat na cosplay phenomenon dito sa ating bansa, or dahil gusto ng mga photographers na kumuha ng mga pictures ng something that is not the ordinary, or something that is out of the ordinary. So, pero hindi maiiwasan na yung iba ay maligaw na landas. At kumukuha sila ng pictures hindi para kumolekta ng mga larawan, kundi meron silang ibang maitim na hangat. Okay, madaling makilala ang mga taong ito. Una, lagi silang nasa event. At kadalasan hindi sila cosplayers. Pero meron din namang mga cosplayers na gumagawa nito. Kitam? Pangalawa, mapapansin nyo na nagpapakuha o kinukunan lang nila ang mga cute or sexy na cosplayers, female cosplayers. Kadalasan din may kasama sila para makunan ng kanilang sarili kasama ang mga biktima. Sila po ang mga photo chanero. Get nyo na? Okay. So ngayon, okay, wait. Let me get this clear. Okay? So hindi lahat ng cosplay photographers ay mga photo chaneros. Marami pa rin ang mga matitino at magagaling na at trusted na photographer. Pero sabi nga nila guys, sa isang kaing ng mangga, hindi mo maiwasan magkaroon ng bulok. So yung mga bulok, doon tayo mag-ingat. Okay? Alright. So paano malalaman kung legitimate ang isang photographer? Ang mga photographer, ang isang cosplay photographer? Well, madali lang yan. Give away na yung kanilang mga gamit. Okay? So, yung mga hardcore na photo geeks, nag-iinvest sila ng libu-libong halaga ng kanilang camera. So, mapapansin nyo, normally, dala-dala nila yung mga mamahaling camera, tapos may mga paparazzi lenses, tapos yung laki ng mga 50 caliber sniper rifles, yung kanilang mga dala-dala. So, yun. Okay, isa pang paraan, most of the legitimate cosplayers, cosplay photographers, ay kilala sa cosplay community. Yung popular sila, kumbaga may reputasyon sila. Okay? So, pero kung ang isang cosplay photographer ay may hindi magandang reputasyon, magduda na kayo doon. Okay? Okay. Okay, maganda rin kung iti-check nyo yung kanilang mga sites. Like Multiply or Photo Bucket or anything. So, i-check nyo yung mga photo bucket. Tignan yung mga kinikip nyo ng mga pictures. So, kung target nila yung mismong cosplay, okay yun. Pero kung ang tinatarget nila yung mga sexy na babae, mga litawang cleavage, litawang legs, nako, dead giveaway na yan. Okay? At iwasan nyo rin ito. At iwasan nyo rin ang photographer na may initial na MA. Alam niyo ako sino yun. Okay. So nag-post na ako ng mga tips para sa makaiwas ng mga manyakis sa cosplay. At siguro next time babalikan ko yon. Pero ngayon, pag-ano natin yung mga photoshoots. Kasi merong iba na, ayun, katulad nga ni MA, na nagsasabi na gusto niya ng, na nag-invite siya ng isang personal photoshoot. Okay, pag-ingat kayo doon. Okay? Kung may mag-invite sa inyo na sa isang photoshoot, alamin niyo muna yung reputasyon na nag-iimbita.
alam ko na marami ang female, mga female cosplayers na, lalo na yung mga newbies, yung gustong sumikat sa cosplay world. Aminin natin totoo yun. Photoshoot are not the only way para sumikat. I'm sure hindi nyo magugustuhan pag nalagay kayo sa Asian Sirens or even worse. Okay? Hindi masama ang magtiwala, pero mag-ingat pa rin kayo. Be careful, be careful, be careful, be careful. Walang masama maging paranoid, okay? Just be careful. Kung may nag-iimbita sa inyo sa isang private photoshoot, please say no. Maliwanag yun. Kung mag-isa lang kayo, no. Paganahin natin ang common sense at ang hindi desire para maging popular. Kung papayag man kayo, magsama kayo ng kaibigan, never go alone. Okay? Alamin nyo yung full name ng photographer, yung kanyang real name, yung kanyang address, yung kanyang mobile phone, email, multiply account, anything na makapagbigay ng mahalagang impormasyon. At if possible, kung kumuha kayo ng picture niya with your cellphone or with your digicam or anything, just kumuha kayo ng picture niya. Okay? Do not make a mistake of putting your trust to someone you didn't even know. Personally, mas mahalaga pa rin yung inyong kaligtasan, yung safety, kaysa sa anumang photo opportunity. Okay? If you feel na may masamang balak sa inyo, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Okay? Huwag mag-atubiling umalis sa lugar, humingi ng tulong sa mga makakatulong sa inyo. Okay? So, kung may mangyari man sa inyo sa photoshoot, meron kayong address ng photographer, gawan nyo ng report, sumbong nyo sa pulis. Okay? Okay? So, ganun lang yun. Kasi, sa panahon ngayon, maraming nagkalat na ganyan. Okay? So, mag-ingat tayo. Mag-ingat. Hindi masama magtiwala. Pero, number one, pakasakapakanan sana, isipin nyo muna ang inyong safety. Okay? Next time, maglalagay ako ng vlog tungkol naman sa pag-iingat sa sarili sa convention. Okay? Lalo na sa ating mga female cosplayers dyan na medyo mahilig mag-daring outfit. So, meron tayong mga tips para makaiwas kayo sa mga manyakit at sa mga opportunistang photographers. Okay? So, yun lang muna. O nga pala, kung may reaction kayo, sulat nyo lang sa baba, sa comments, sulat nyo, or mas maganda, mag-gumawa rin kayo ng video vlog, at sabihin nyo sa akin yung reaction nyo. So, yun sana. Pero sana, huwag sanang mawala yung tiwala nyo sa ating mga mga galing na photographers. Marami yan, okay? So, depende lang sa pamimili, okay? Nandiyan yung ating mga kagalang-galang na photographers. So, yan, sinasaluduan ko yung mga yan. Yung mga cosplay photographers, yung mga legitimate. Saludo ko sa inyo. So, makita-kita tayo sa susunod. Ito ulit si Jean. I'll say goodbye now. So, tandaan nyo ha, comments nyo. Take care, God bless you. Shalom.